It's ngernTV! Wow, mga katropa. Umuulan na naman. Ha? First few days of March. March na, nakaulan pa rito sa San Diego. Bihira to. Ulan, oh. Lakas ng ulan. Oh, mga katropa, oh. Nalaglag na sa puno namin, mga abokado. Kasi ang lakas ng, ano, no, ang lakas ng hangin kagabi, no? Daming, ano, oh. Abokado. Oh, sige. Hello, mga katropa. Welcome to another video. I hope everybody's doing well over there right now. Kung nasaan man kayo, this day, samahan nyo kami ng misis ko na mamalingke sa isang ano, Middle Eastern supermarket kung saan namimili kami ng mga Middle Eastern foods. At pagkatapos nyan, i-update ko kayo tungkol sa aking bagong project, yung Bangka. Hindi ako nakakapag-video lately kasi nagkaroon ako ng heartburn ilang araw din. Tapos nagre-research din ako, marami akong nire-research tungkol doon sa aking project. And i-update ko kayo tungkol doon. Tara! Alright, mga katropa, nandito ngayon tayo between avocado and cheese sa El Cajon. At ang pupuntahan natin ay itong North Park Produce. Paborito naming ano, Middle Eastern store. Ooh. Ang dami rito mga ano, lemon saka to oranges ba to? Oh, tangerines. 69 cents. Sibuyas. Saan kaya ginagamit to, mga katropa? Alam niyo ba kung saan ginagamit to? Iba-ibang varieties of nuts. Kung ano-ano. Fresh na fresh. Makabili nito. Oh, sabi ni Mami, mura daw ang mga itlog dito. Tama ba, Mami? May mga vegetables. Ayos. Meron pang ano dito, yung bakery. Sarap ang tinapay dito. Okay, tapos na kami.
And so, nandito na po tayo sa second portion ng ating video at i-discuss ko po sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano na itong mga namuo sa isipan ko para dito sa aking bangka project. Talagang dinidibdib ko itong isang to. Anyway, ito pong nakikita ngayon ninyo, tinitingnan ninyong picture, ay yung mga original measurements na nakita ko doon sa yung na-download ko na original measurements ng isang vinta. Yung bangka sa atin noong araw na may 3 outriggers tapos merong layag. Ano, so doon ko kinuha itong mga measurements na to. At makikita nyo itong bangkang ito ay isang 24.5 footer na bangka. Yung pagkakadrawing ko ano na lang yan yung sa akin na lang yan, hindi ganyan yung original na drawing. So, doon sa original drawings, hindi ganitong klase yung bow or unahan ng bangka at saka yung likuran ng bangka. Itong likuran ng bangka na to, ano na lang to, ito yung iniisip ko na upgrade na gagawin ko sa bangka na gagawin ko. itong bow and stern. Kasi sa tingin ko, yun ang, sa tingin ko, especially yung stern, yung likuran, doon maraming improvement na kailangan ng Pinoy na bangka sa atin. Bago po tayo magpatuloy, ito po ang isang simpleng sketch ng orientation ng bangka sa pagkakadrawing ko. So, maintindihan ninyo kung ano yung side view na tinutukoy ko sa mga drawing ko. Ito ang front view ng bangka. Pasensya na kayo't medyo hindi scale eh. Talagang mas mahaba yung isang side doon sa kabilang side. Ito naman yung sectional view ng pinakakatawan ng bangka. Dumako naman tayo ngayon sa mga design concepts na gusto kong i-introduce dito sa bangka na ginagawa ko. One thing that I've noticed sa mga bangka natin doon sa Pilipinas, itong unahan o yung pinaka-bow ng bangka ay nagbibigay ng karakter doon sa bangka na yon. Para bang tinutukoy kung saan nanggaling yung bangka. So, dahil nandito ako sa San Diego, magpapauso na lang ako. Unahin na natin itong ulo ng bangka na nilagay ko doon just for aesthetics. Pero ang sa tingin ko ay mas importante dito sa improvement na gagawin ko ay itong front keel na sa tingin ko ay makakatulong para maging mas maneuverable ang bangka. Ito naman ang mas updated na modification. Para sa bow ng bangka na ginagawa ko. Parang mas maganda, no, mga katropa, di ba?
Ito po yung design concept ng pinaka main body ng bangka na gagawin ko. Hindi kasama yung mga out triggers. Not to scale po to. Dako naman tayo ngayon dito sa design concept ng drivetrain, yung relationship ng propellers, yung mga axles, saka yung motor. Para sa mga experts dyan na gumagawa ng bangka, magtataka siguro kayo kung bakit ganyan ang forma niyan, bakit parang bali yata yung shaft. Pero i-explain ko sa inyo later on kung paano ang gagawin ko. Kasi ang iniisip ko ay iaangat ko yung motor sa taas ng bangka at gagamit ako ng mga beveled gears para ikonekta ang main shaft doon sa motor. Ito naman po yung option 2 na iniisip ko na design para sa drivetrain ng bangka. At makikita po nyo dito, medyo iba ang orientation ng motor dito. Also note, yung mga orientation ng mga beveled gears ay nag-iba na rin po. Don't worry, explain ko lahat yan later on kapag binubuo ko na itong drivetrain na to. And finally, here is a scaled drawing of the boat that I'm gonna make in my backyard. Everything is still subject to change. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!